Hello po mga ka-farmers, welcome po ulit dito sa ating channel. And mga ka-farmers, at umulan na po dito sa ating area, no. So pangilang araw na po yung ulan, lalo na po ngayon ay may low pressure, o sa ibang lugar na po ay meron isa na po siyang bagyo. So naglalandpre pa ako dito mga ka-farmers, no. So yun lang, na-delay na naman tayo dahil malagkit na po itong area natin. So umulan po kasi kanina ng malakas. So kahapon umulan din. So sakto lang. So ito po yung naplat ko. So hindi ko ito natabunan ng plastic mulch. So pero okay lang. So hindi naman siya mabilis tumigas dahil hindi naman halos talagang naapawan siya ng tubig. So hindi ko pa kasi ito natapos dahil mano-mano lang po siya tumaka farmers, no. Yung ginagawa po kasi hinuhulma ko muna siya ng hand tractor. Ayan, yan po yung itsura niya. So pinipinish ko naman po siya ng pala. So bali yung pinaka tabla niya po ay pinapala ko. Tapos nilalagay po sa kanyang plat para medyo tumaas din po yung kanyang plat. So ito na po yung pinaka finish niya. Ayan, yan na po yung itsura niya mga ka-farmers. So bali yung gagawin ko lang yun dyan ay tatabunan na lang ng plastic mulch. So kailangan kasi tapusin. So malagkit na po yan. Kailangan ulit kasi yan pasikatan muna ng araw. So yung ibang area ko mga ka-farmers ay hindi ko pa naararo. Tulad po nito na pinagtamnan ko po dati ng sili. So ito po yung isusunod ko na sa pag-araro. So ito, so kailangan kasi muna na uminit po muna ng isang araw bago ito ulit maararo ng hand tractor. So kasi pag ganitong itsura niya ay medyo may tubig-tubig kapag inararo ko po yan at magpa-plat po ako, papasok po yung putik dyan sa kanyang arwel. Kaya kailangan muna po muna itong maarawan yung area ko. So itong naplat ko mga ka-farmers, sitaw po yan na itatanim ko dyan. At dito naman po yung katabi niya, yung ampalaya at yung okra doon sa kabila. So dito naman sa itaas yung talong. So kaunti lang muna yung itatanim ko ngayon dahil last season po kasi ngayon ng palay at saka tag-ulan na po. So yan po yung mga ka-farmers yung aking talong. Ayan o. Kung makikita nyo po, sobrang green niya po. Parang ang ganda na po. Ganda na yung siguro pakaramdam niya kasi dahil ulan na po talaga yung nagdidilig sa kanya. Ayan, so bali magwa 1 week na rin po kung walang spray. So medyo may mga white flies na po yan dyan. So basic kasi tayo. At isa pa, minsan umaga pa umuulan at saka ganun din sa hapon. Kaya hindi na ako makatiming sa pag-spray. So ito lang area muna mga ka-farmers, no, yung tatamnan ko ng gulay. So kapag nakapagtanim na po dito ng talong, saka ko na po yan bubunutin. At saka yung dyan banda ay palay na lang po muna yung itatanim ko. So bali update ko na lang ulit po sa inyo mga ka-farmers ang punla kong kalixto at saka banatiking. So dalawang klase po yung pinunla ko na talong. So paglalabanin natin sila mga ka-farmers, no, kung sino ba yung mananalo sa kanila, kung sino sa kanila yung maraming mamunga. Ayan. Ayan na po yung tsura mga farmers ng aking punla. Ayan. Ayan po yung kalixto. So yun naman yung sa banatiking. So medyo malilit pa mga farmers, no. Maganda po kasi pagkatubo ng ating kalixto. Ayan po, maganda po siya mga farmers, no. So bali pinaikutan ko po kasi yan ng net para hindi po pasukin ng mga alaga kong manok. So kasi pag napasok nila yan, talagang sira yan. So yun lang po mga ka-farmers, no. Matagal-tagal na tayo ulit hindi nakapag-update dito sa ating YouTube, no, dahil kaya nagiging busy ako. So nung nakarang araw, so bali nag-dry seeding na rin po ako dun sa kabilang area ko. So dry seeding lang yun mga ka-farmers, no. So yun lang kasi inuna ko na sabugan ng palay dahil pag masyadong malakas na po kasi yung ulan, talagang binabaha yun dun. So mas okay na makauna na dun. So bali hanggang dito na lang po muna mga ka-farmers, no. At update ko na lang po kayo kung kailan ako makatanim dito. So yung mga binhi ko sa Ampalaya, Galaxy Max F1 at sa may okra. So nakalimutan yung pangalan niya sa may lata na binili ko.
sa may sitaw naman po ay yung Galante F1. So yun pa kasi yung mas mabili po dito sa amin mga farmers, no. Hindi po sa yung tulad po sa ibang lugar na yung kulay green na sitaw, yung dito so medyo parang ano siya. So may hindi siya masyadong green yung Galante. So alam na po niya yun kung sinong nakakatanim ng Galante. So bali hanggang dito na lang po mga ka-farmers. Ayan, bali update ko lang po kayo. And God bless po sa lahat at saka happy farming.